Dating Speaker Alvarez may isiniwala tungkol nga sa People's Initiative na tila may lokohan umanong nangyayari dito kung saan hindi niya nga rin daw makita ang sinseridad kung ito ba ay para talaga sa taong bayan o di kaya ay baka para lamang sa interes umano ng isa o dalawang tao. Samantala ayon nga sa comments ng mga netizen, why hindi pa sila palayasin mga tambaloslos and mga horap? Sobra na mga pinaggagawa nila, naghihirap na ang taong bayan. Samantala ayon nga sa isang netizen, yung mga senador, congress, and kamara na walang listahan ng official expenses, huwag na iboto kasi gumagastos ng pera ng bayan na walang resibo. Nililoko na tayo ng mga kawatan or magnanakaw. Ngunit bago nga natin ipagpatuloy ang lahat, kung bago pa lamang kayo sa aming channel, ay huwag kakalimutang i-click ang like at subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest na balita. Nakita niyo na ba yung instructions na nanggaling sa the office ng secretariat ng Kongreso? Pinadala sa lahat ng mga congressmen, no? At sinabi na yan, kinakailangan kumuna kayo ng at least 3% sa inyong mga distrito dahil yan ay requirement, no? 12% nationally at 3% kada distrito, no? At sinasabi na kumuna kayo ng mga abogado, no? Doon sa ibang mga lugar ninyo, no? Eh syempre, dawit dyan ang speaker dahil wala naman nangyayari dyan sa kamar na wala niyang bas-bas, pwede ba? Huwag na tayo maglokohan. Pero ano yung bakit ngayon sinasabi ni Senator Aimee, si SAP, Super Ate of the President, na hindi siya nagtataka na nadawit si Speaker? Nako! Kumpirmado po mga kaibigan! Ha? Kumpirmado po mga kaibigan na itong si Tambaloslos ay dawit po sa People's Initiative. Yan po ang bagong pasabog ni Attorney Harry Roque mga kaibigan, at itong si Super Ate, no, nagsalita na rin. At kumanta na po, patungkol po ito sa People's Initiative ni Tamba. Ibinulgar po mga kaibigan na ito pong People's Initiative ay regalo pala. Mm-hmm. Regalo pala sa SONA mga kaibigan. Malapit na kasi ang SONA guys eh. So kaya pala nila pinipilit, kumbaga pinipilit nila sa mga tao na pumirma po para makakuha po ng sapat na percentage mga kaibigan, para tuluyan na po nilang ipasabog, no, ipasaboy sa buong sambayan ng Pilipino na yung People's Initiative po sa Chacha ay matutuloy na po mga kaibigan, dahil ito po ay isang regalo pala. Ayan, booking na booking po mga kaibigan. Aalamin po natin mamaya yan guys, no. At ito, no, meron pa tayong breaking news dahil ito pong si Franz po mga kaibigan ay nabokya po. 'Di ba? Alam natin 'yan, nabokya po. Ito po ang reaction ni Attorney Harry Roque po mga kaibigan. Alamin po natin mamaya guys, pero bago lahat, kung bago pa lang kayo sa amin channel, mag-subscribe na po tayo mga kaibigan. Huwag niyong kalimutan mag-comment, like, at paki-hit yung notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. ADF 2.0 po ang aming FB page. Follow, like, and share ng mga videos. Ayan po mga kaibigan, live na naman tayo guys. Happy Monday po sa ating lahat. Kumusta na po ang ating weekend? Ha, nakapahinga ba lahat? Masaya ba ang ating weekend guys? Kumusta na po tayo mga kaibigan? Kumustahin din natin ating mga kabayan sa abroad, no? Lalo na po yung mga OFW na palagi pong nagsusumikap para sa kanilang mga kapamilya, mga kaibigan. No, kumusta na po tayo dyan sa abroad? Sana po ay ayos po ang ating kalagayan dyan, no? Lalo na ngayon guys, no, sobrang lamig po. Kaya, di mo, palagi may mga ubo-ubo, no? Sobrang lamig, lalo na sa madaling araw. Kaya mag-ingat-ingat po tayo mga kaibigan, no? Dahil paiba-iba po ang ano ngayon, ang panahon. Pagdating naman ng tanghali, medyo mainit-init. Tapos pagdating naman ng gabi, madaling araw, sobrang lamig. Kaya medyo marami po nagkakasakit ngayon mga kaibigan, no? So mag-ingat po tayo. Lalo na po sa ating mga kabayan sa abroad. Yung may mga ano nasa mga winter na country. Sobrang lamig, 'di ba? Negative daw mga kaibigan, kaya mag-ingat po tayong lahat. Okay? So ito po mga kaibigan, no? Lunes na lunes pero punong-puno po ng issue, guys. Grabe. Ano na naman 'to? Meron po tayong bagong pasabog po mga kaibigan. Ito pong si Attorney Harry Roque. Umpisahan po natin ito guys sa ito pong
sinabi po ni Senator Aimee Marcos. Pakita ko lang sa inyo guys ha. Mamaya po, no promise, babasahin po natin yung mga comments nyo at mga tanong nyo guys ha. Kaya kailangan nyo mag-comment at kailangan nyo magtanong sa bandang dulo po guys para tuloy-tuloy po yung discussions natin. Okay? Pero bago natin umpisa ng ating mga issue ngayon, syempre babatiin muna natin ating mga suki. Andyan po si Violeta Galvan, Mega Love Shoutout, si Cat Lovers, si Marilyn Enero, Rosa Wright, andito din si Tessie Panergo, ayan, hello po, Foodinet, good PM, ayan, si Freddy Pastrana, andito din, si Violeta Galvan, Naomi Paloma, Leonardo Torrente, andito din si Jenny Jarumay, Elena Calapis, hello, kumusta ka na dyan, Elena Calapis, ayan, hello everyone, have a beautiful, blessed Monday. Times run so fast, it's mid-January. Enjoy the day! Nako, malapit na po. Malapit na po ang finals. Kailan pa ang ultimatum? Kailan pa ang finals? Oh, malapit na, di ba? May countdown tayo mga kaibigan. You know? Ilang araw na lang kaya bago po ang pinaka-finals. Foodinet, ano ba yung finals na yan? Nako, secret. Teresita Lim, ayan si Josefina Gapang, Jonic Eslamado, Sanda Esculano, hello. Si, sino pa nito? Marami pa lang nagantay sa atin. No? Si Jens Grazo, Nena Esteban, love your day. Si Alfonso Jurado Jr., Chrissy Brooks, hello. Ayan, si Jen Chen, si Manchi, he's on Happy Monday Afternoon Foodie, Susan Aviles. Ayan. Okay, mga kaibigan, eto nang sinasabi natin, mga kaibigan, bagong pasabog na naman, bagong mga issue na naman, kahit Lunes na Lunes. Nako, siguradong may matatamaan na naman dito mga kaibigan. Oo, 24 degrees today, no? Grabe. 24 degrees, no? Saan ba yan, ano? Saan ba yan na 24 degrees? Violeta Galvan. Marley Enero, sabi niya, Ma'am Teresita Lim, gandang hapon po. Oy, gandang hapon daw. Ayan. Watching from Dubai, si Bert Suerto. Sa Dubai ba malamig? Alam ko malamig din sa Dubai pag winter, eh, no? Lalo na pag gabi. Na pag ang sa Dubai kasi yung dati yung anak ko kasi nakapag Dubai yun eh, nakapagtrabaho sa Dubai. Pag madaling araw daw mga kaibigan or gabi na, sobrang lamig daw, parang kung mainit po guys sa desierto, pagdating naman ng winter guys, sobrang lamig naman. Oo, ganun daw diyan. Minsan daw dumudugo yung ilong sa sobrang lamig daw. Kaya mag-ingat po tayo guys ha, kasi ka ang dami talaga nagkakasakit ngayon, no? Mga ubo-ubo. Yun po ang iingatan natin mga kaibigan. Ayan, si Charmaine Angke. Ayan, good afternoon po. Ah, oo, Texas ka pala, no? Texas nga pala. Oo, grabe. Ayan, si Robert Labra. Good PM, Sir Foodie. Okay po mga kaibigan, tuloy-tuloy na tayo guys. Papakita ko lang sa inyo to ha mga kaibigan para po mayroon po tayong ano. Ayan, binuking na po. Aimee, binuking ang Project PI regalo sa Sona. Sus, regalo pala ito. Kaya pala, ha? Kaya pala pinipilit mga kaibigan itong Sona. Kasi nakakapagtaka po guys, no? Pinipilit yung PI pala, no? Pinipilit po itong PI or People's Initiative. Kahit ayaw po ng mga tao mga kaibigan, pinipilit pa rin nila. Marami po nagtataka, hindi lang po tayo, no? Hindi lang po ang mga vloggers, no? Hindi lang kayo, pati yung mga magagaling po na mga abogado natin at saka mga mababatas natin guys, especially po ang Senado, nagtataka na rin sila guys. Ano pa talaga yung People's Initiative na yan? Mukhang pampagulo yan ah. Ginugulo lang po ang bayan natin dyan sa People's Initiative na yan. Dahil wala naman talagang katuturan yan. Kasi hindi naman yan kaagad-agad na mai-implement po mga kaibigan, di ba? Kailangan pa pag-usapan niya ng mahaba eh. Nang matagal. Hindi yan pwedeng ay approve mo kaagad ngayon. Mahirap yan. So mga kaibigan, ang tanong, bakit kaya? Bakit kaya pinipilit talaga nila ang People's Initiative? Kahit alam naman nila guys na hindi talaga yan mananalo o hindi po yan papasok sa banga kung walang bayad. Kasi ang nakakapagtaka, bakit may bayad? 100 at mayroong pirma, ayuda. Di ba? Yun ang nakakapagtaka dun eh. So, eto pala mga kaibigan, binuking na po ni Senator Aimee Marcos, Project PI, regalo sa Sona. Oh,
regalo pala. Ha? May mga regalo pa sila. Nalalaman, eh, no? Ito po, basahin lang po natin sa balita, guys. Galing po ito sa Abante Tonight, no? Tingnan nyo na lang, i-check nyo. January 14, 2024. Nako, fresh na fresh. Okay, basahin natin, guys. Ang sabi po ni Sir Amy Marcos dito, hindi umano, ang sabi po sa balita, mga kaibigan, hindi umano sigurado si Senator Amy Marcos kung may alam ang kanyang kapatid sa na si Pangulong Ferdinand Marcos. Oh, hindi daw siya sigurado kung may alam daw dito si Marcos itong si Bongbong dito sa ano sa tinatawag na regalo, mga kaibigan, no? Ewan ko lang, ha. Oh, sa pagtutulak ng kamara sa People's Initiative or PI bilang paraan sa pag-amyenda sa 1987 Constitution. Subalit, may nakarating sa kanya na isa umano itong sorpresang regalo sa Pangulo pagsapit ng ikatlong State of the Nation Address or SONA nito sa Hulyo. Oh, sa July na kasi ang SONA, mga kaibigan. So, na-gets nyo, guys? Kumbaga, regalo ito para meron siguro silang sinasabing accomplishment pagdating ng SONA. Kasi sa tingin ko, guys, pag nag-SONA po itong si Kuting, wala po siyang masasabi. Ano ang isa-SONA niya? Ha? Travel dito, biyahe doon. O, kahapon lang, di ba? Nung isang araw pala, no? Kagagaling lang niya, kahapon, no? Kagaling lang niya sa Dubai. O, kung hindi ako nagkakamali, Dubai, di ba? Umaten po siya ng wedding. O, kasalan na naman. Bakit mahilig to sa kasalan? Ha? Kumbaga, mga kaibigan, pumunta po ng Dubai at ni parang meron kasing ano din, royal wedding, eh. Oh, talagang mahilig sila sa wedding, eh, no? Mahilig sila sa mga sosyalan, na mga ganyan, na kailangan nilang pumunta doon or baka siguro naisipan lang nilang pumunta doon, parang ganun. Para bang parang wala lang sa kanila, no? Hindi nila iniisip na pag sila pumunta doon ay talagang iba na naman iisipin ng mga tao. 'Di ba? Pwede ka naman di pumunta doon. Ang importante kasi dito, guys, ang bayan natin. Ang dami nating problema, eh. But anyway, tapos na po, no? Nakabiyahe na siya, nakabalik na nga, eh. 'Di ba? So ito po ang sabi dito, mga kaibigan. Alam mo, di ko na nakausap si Bongbong at di ko alam kung ano nang alam niya diyan. Pero mukhang surprise gift daw sa SONA. Wow, surprise gift sa SONA, mga kaibigan. Ibang klase 'tong mga 'to, eh, no? May surprise pa? Parang surprise! Sino surprise pa ba 'yan? Ay nako. Edi surprise na surprise talaga tayo sa PI na 'yan, no? PI na 'yan, sabi ni Amy Marcos. PI na 'yan. Nako, parang nagmumura lang, eh, no? PI na 'yan. Kasi nga PI, eh. Sa pangalan pa lang, guys, PI wala na, no? Talagang parang walang-walang kwenta na, mga kaibigan. PI, eh. Walang kwenta, no? So, nakaka-nervous naman. Hindi ko alam kung alam ni Pangulong Marcos or hindi pa. Pahayag po ni Amy Marcos nung isang araw po, mga kaibigan, no? Nung tanungin ko ang pisan nilang si Speaker Fernando Martin Romualdez ang nasa likod ng pagsusulong ng PI, sinabi ni Amy, eh sigurado kasi nga, sigurado daw siya, kompirmado po, mga kaibigan, kung sino ang nasa likod ng PI. Hindi lang po yung iba pa ang nagsasabi. Ito na po, pinsan na po ang nagsabi, guys. Sigurado. Sigurado. Kasi nga, wala namang may gustong ma-associate sa project na pinangalan ng PI. Di ba? Nauna nang ipinahayag ni Pangulong Marcos sa dapat magsasagawa ng pag-aaral para matukoy kung ang pag-amyenda ng saligang batas ay kailangan para maging investment-friendly ang bansa. Ibig sabihin, pag-aaralan daw ni Marcos. Para kay Senator Marcos, ang pagsabi ng Pangulo sa pag-aaralan ng charter change ay short of saying no. Pag-aaralan daw, ha? Honestly, para sa akin, pag sinabing let us study, ibig sabihin, let's study. Ibig sabihin, isang tabi, sinasabi mo dahil maraming ginagawa. Maybe pag-aaralan the polite way of saying no, ayon sa senadora. Ibig sabihin, guys, pag-aaralan pa daw ni Kuting itong sinasabi nilang charter change or chacha. Di ba? Pero bakit may surprise? Bakit irigalo sa SONA? Anong ibig sabihin nun? Ito namang si Tambaluslos, alam nyo na, guys, talaga nagpapapapel, no? Gumagawa siya ng sarili niyang lakad para siguro, guys, magiging, kumbaga, bumango yung pangalan niya. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin siya makaangat sa survey.
Palagi siyang kulelat po sa survey, mga kaibigan, ito si Tambaluslos. Palagi siyang pinaka na sa bababa. Oo, sa Brunei, Brunei po. Brunei pala. Brunei, no? Brunei pala pinuntahan. Oo. Brunei po ang pinuntahan. Tignan mo, hindi ko alam kasi wala akong pakialam sa kanya. Brunei po ha, Brunei ha. Correction po. Brunei po ang pinuntahan ni Kuting, no? Na sabi nga dun sa ano, eh, nakikain ng... nakikain daw. Oh, Brunei ha. Pumunta ng Brunei para ma-attendo ng wedding. Oh, royal wedding, no? Royal wedding. Tapos yun. Ganun lang. Oh. Punta-punta lang ng Brunei para maki-attend ng royal wedding. Tapos after nyan, wala na. Tapos na, uwi na, balik na ulit sa Pilipinas. Oh. Ganun lang po ang buhay niya, guys. Di ba? So, ito po, guys. Ito po yung balita natin, mga kaibigan. Bigla pong nagpahayag na naman itong si Ivy Marcos, mga kaibigan. Ito po ha. Grabe ito, guys. After po niyang sabihin na ito ay regalo, meron na naman siyang pahayag, mga kaibigan. Itong si Senator Ivy Marcos. Ito, basahin natin, guys. Ibang headline na naman to. Ito po. Ayun, oh. Tingnan niyo sa screen yung mga kaibigan at basahin niyo po. Klaro naman yan, no? Kitang-kita naman siguro dyan sa screen niyo. Ayan. Ivy Marcos says, no surprise. Romualdez being linked to Chacha signature campaign. Ngayon, mga kaibigan, meron pong itong si Ivy Marcos, guys, kumanta po. Kumanta, guys, at itinuturo ang mga staff ni ano ni Tambaluslos. Kumbaga, guys, booking na booking po itong mga staff ni Tambaluslos. Na sila po parang syempre, guys, alam niyo na ibig sabihin noon. Bakit po yung mga staff ni Tambaluslos ang gumagawa nitong PI na to? Kumbaga, mga kaibigan, involved sila dito. Siyempre, kaya nga sila gumagalaw kasi may bas-bas po kay Tambaluslos. Kasi hindi naman sila gagalaw, guys, kung walang bas-bas kay Tambaluslos eh. Di ba? Ngayon, ang sabi po dito ni Senator Ivy Marcos, mga kaibigan, sa balita, Senator Ivy Marcos over the weekend said it's no surprise that the ongoing People's Initiative or on Charter Change is being connected to her cousin. Kinukonect sa kanyang pinsan na si Speaker Martin, no? As his staff has been connected to the signature campaign. Ayun, yung mga staff po, mga kaibigan, ni Tambaluslos, connected po sa People's Initiative, mga kaibigan. So, alam nyo na ibig sabihin nun. Klarong-klaro po, kumpirmado po, mga kaibigan, na ito pong si Martin, no, itong si Romualdez, ay konektado po dito sa People's Initiative, pati yung mga staff niya ang talagang gumagalaw dito, guys. Siyempre, bakit naman gagalaw yung staff mo kung walang utos sa'yo? Kung walang bas-bas mo sa pinakamataas? Hindi po gagalaw yan. Staff mo lang yan eh. Parang mga office staff mo yan eh, nasa opisina mo. Pag wala pong sinasabi ang boss, hindi naman gagalaw yung mga yan. I mean, kung meron talaga silang trabaho, ginagawa nila ang kanilang trabaho. Di ba? Pero guys, mga kaibigan, itong mga staff po ni Tambaluslos, bakit ginagawa din nila itong People's Initiative? Ibig sabihin, konektado po yan kay Speaker Martin Romualdez. Klarong-klaro yan. Kompirmado po yan, guys. Galing po yan sa GMA News Online. Hindi po yan galing kay Pudinet, ha? Binabalita lang natin. Ang sabi po dito sa balita, guys, in an interview with Super Radio DZBB, Marcos said, while there have been no statements from Romualdez indicting his involvement in the People's Initiative, names and mobile numbers had been connected to the staff. Ayun! Booking na booking na po sila, guys. Yung names, tsaka yung mga mobile numbers po, nakita po dun, mga kaibigan, mga staff po ni Tambaluslos, guys, ni Speaker Martin. Nakita yung mga... At dito na po nagtatapos ang ating video. Hindi na nga nakontento ang mga pulpolitiko sa mga nakukuha sa kaban ng bayan. Kaya naman gumagawa pa ng ibang paraan para makasimot pa ng pera. Para po sa ating viewers, ano masasabi ninyo tungkol sa issue na ito? Please comment down below at pag-usapan natin yan.